Okay mga lods, so today, testing tayo ng supply coil ng CDI. So, yung iba kasi, ang ginagawa is, replacement. So, wala namang problema dun. Sayang lang kasi kung yung replacement mo, pagpalit mo, so hindi pa rin umandar. So, sayang naman yung bili mo sa Stator. So, paano ba testingin itong coil ng supply coil ng papunta CDI. So, ito yun. Black-red. Ito yung supply coil ng papuntang CDI. And then, green. So, tester natin. Ohms reading tayo. So, resistance reading times 2K kasi hindi kaya ng 200. So, mahigit sa 200 yung resistance niya. So, nilagay natin sa 2K ohms. So, 2,000 ohms yung settings. So, ang tawag dito is resistance reading. So, kinukuha natin yung resistance nung coil na nasa loob dito. So, yun nga. Black-red, tsaka green. So, resistance natin is 230, 240. Ayan, mga 260. So, goods pa yan. Kasi tinesting naman natin kanina. Gumana naman. 220 ohms. Okay naman. So, proceed tayo sa voltage testing. So, set lang natin sa DC volts. 20 volts. Ayan. Then, ikiklip ko lang to kasi ikikiker ko. So, ikikiker natin. Tingnan natin kung ilan yung maririd. Sama natin tong green kasi ground to eh. Baka hindi gumana. Kasi pag nung nag-wiring ako, hindi gumana yung nung hindi ko sinama tong green. Lagyan ko lang ng tape sa green. Okay, proceed tayo sa AC voltage testing. So, mali yung settings dito. Kailangan natin iset sa 20 volts AC. Ayan. 20 volts AC. Connection natin is green-white tsaka green. Sinama ko yung green-white kasi ground yun. So, nung tinesting ko tong wiring, hindi ko sinama to. Hindi umandar. So, sinama ko para walang problema. So, ayun, kicker natin. Ako nga pala, tagtagin niyo yung spark plug para mas madaling i-kicker. So, wala siyang compression panigbuga. So, kicker natin. Pag ganon, masyado mataas yung voltage. Taas natin sa 200. Try natin. Ayun, so umabot ng 100 volts AC. So i-try ulit natin, second try. Connections pala nito is green tsaka green white sa black. And black or black red. Black red sa red. O kahit magkapalit 'yan kasi AC voltage naman. So try natin i-kicker ulit. Okay, so umabot tayo ng 110 volts AC. So try natin pagpalitin tong black tsaka red na
pangsundot natin. So itong red lagay natin sa green, and itong black sa black red. Try natin kung may pareho yung reading natin. So ayan, kikar ulit natin. So yun mga lods, bali dalawang ginawa nating testing, resistance testing, ohms, and then AC voltage testing. So sa resistance testing, may nakuha tayong 220 to 260 ohms. So pwede pang tumaas doon, wag lang masyado mataas kasi pag masyado mataas, maaaring loose connection na yun. Pag mababa naman, maaaring partially sunog na yung coil nyo sa loob. So nagre-range lang sa ganun, 220 pataas, mga hanggang 500 siguro kaya. So, pagdating naman sa AC voltage, depende sa sipa nyo, yung pangalawang sipa ko, yung pinagpalit yung terminal, umabot ng 125 volts AC. Pero pag yung alalay na sipa lang, 90, 100, hundred volts AC, hanggang 100 yun, 125 pag malakas yung sipa niya. So ayun lang, sana may natutunan kayo and makatipid kaysa bumili agad ng bagong stator. So medyo mahal din yan, ang alam ko 500, 350 sa online, 500 sa ano, shop 600, minsan may 800 pa. So testing muna kayo para at least baka makatipid pa, di ba? So mahirap kasi yung bibili kayo tapos hindi pala yun yung sira, so sayang naman yung perang nagastos nyo. Ayun, abangan nyo yung mga sunod natin gagawin dyan sa Motorstar. So moron focus muna tayo dito. Si Rider, okay naman ang condition niyan. So reading lang tayo ng ano yan, reading lang tayo ng fuel consumption, and yung goal natin dyan is pinapatipid. So abangan nyo yung sunod kong gagawin para mas mapatipid pa yung radio. So ayun,